Believe me wrong, ayon sa Pastor Gamaka, Apostolic Believers of Christ International, Mission Gibsonian, the public like is here, subscribe, request notification bell, to update every day the new videos. Thank you so much. Happy to all. Good morning everyone. How are you today? Look at the glory because His mercy endureth forever. Now, kumusta? Kumusta sa lahat ating mga viewers, listeners? Dito po sa ating YouTube channel, sa Facebook. Naway ang kapayapaan at pagbigyan ng Diyos ay sama sa atin sa magitan ng ating Panginoon, Hesus Kristo. Ito po lingkod sa ating Panginoon, Hesus Kristo, Pastor Lito Maka, Apostolic, Believers of Christ International. Now, kumusta, kumusta no, sa lahat ng ating mga viewers ngayon, na ating mga taga-subaybay sa ating YouTube channel, sa Facebook. Naway, huwag kayong magsawa mga kapatid sa ganitong paraan ay maparating po natin ang mensahe ng Diyos, dahil napakahalaga po mga kapatid ang salita ng Diyos na dapat malaman natin sa bawat araw kung ano talaga ang kalooban ng ating Panginoon, dahil po na sabi ng San Pablo na pagsikapan natin ang ating sariling kaligtasan. Now, kapag pagsikapan, so hindi po matulog-tulog tayo mga kapatid. Kailangan natin pagsikapan itong sarili nating kaligtasan. Kasi delikado mga kapatid, no, ating kalagayan. Mapahamak po tayo, no, sa ating pagharap po sa hukuman ng Panginoon. Baka mapahamak po tayo. Kasi sinabi sa Pablo mga kapatid, sa Philippians in chapter 2 verse 12, na pagsikapan natin, no, ang ating sarili na kaligtasan. Now, sa bawat araw mga kapatid, tayo po ay pinagkalooban ng Panginoon ng pagkataon na kahit sa itong paraan, itong mga video na ating pinupost sa ating YouTube channel, sa Facebook. Ito mga kapatid, ginawa po natin para po na kahit paano maragdagan po ang ating kaalaman at mapagmatyagan po natin ang ikot ng sanlibutan. Dahil po ang sanlibutan ay alipin po ng kapangyarihan ng Diablo. So yan mga kapatid, na hindi pwede na tulog-tulugan lang po natin ang kaligtasan na ito, na ito po ay tinatanyag po ng Panginoon na siya po ay babalik. Siya po babalik at kukunin po tayo. Na mga kapatid, yan po ang sinabi niya sa John 14 verse 3, na if it I prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there may be also. Now, mga kapatid, maliwanag po yan na pangako ng Panginoon na hindi po natin nakalimutan hanggang ngayon. Umaasa po tayo sa pangako na yan, sapagka talagang babalik talaga siya at kukunin po tayo. Kaya nga ang mga anghel, mga kapatid, na sabi niya sa mga apostol, sabi ng anghel na ang Hesus na inyong nakikita na dinala sa langit, siya ay babalik sa ganun paraan. So, ganun mga kapatid, ang pag-asa po natin, dahil sa pag-asa na ito, ay natili po tayo mga kapatid sa ating pananampalataya. Dahil po na kahit na po kung nakaranas tayo ngayon sa mga iba't ibang mga pagsubok, ay talagang mga kapatid, buhay ang pag-asa natin tungkol po ng kaligtasan na ang Panginoon Kristo talaga ay siya ibabalik, tulad ng nakita ng mga apostol na siya ipaakyat sa langit. Ayon po sa sulat po mga kapatid na mga apostol sa Gawa Kabanata 1 talata 11, na kung paano siya dinala sa langit, ganun sa kanyang pagbabalik. Makikita natin sa alapaap siya. Ayon po sa Mateo 24 in verse 31, na makikita po ang anak ng tao na nakasakay sa alapaap, na ito na po ang panahon na siya ibabalik at kukunin na po tayo. Now, hanggang mga kapatid, patuloy po tayo na umasa, dahil po ang salita ng Diyos ay totoo talaga, at dahil po sa pag-asa na ito, na kahit na kung nakaranas tayo sa iba't ibang mga pagsubok, pero patuloy pa rin mga kapatid, no, ating pag-asa, hindi po tayo nagpabaya, no, sa ating kapanahonan, kahit na kung ganito po ngayon, kagipitan na ating dinadaanan. So, nagtatrabaho po tayo, pero sa itong paraan, ginagamit pa natin ating mga minuto, kahit paano ang salita ng Diyos ay ating maparating, no, sa buong sanlibutan. No, sa lahat ating makasama sa ministry, lahat po ng mga Apostolic Believers of Christ International, Flock for Jesus Ministry, magandang umaga po sa lahat. Sa ating Vice Chairman, yan po sa Mahayag, kung biyasong Manibane Daborintal,
Pastor Jericky Mausay, Sir D. Mausay, Pastor Dudong, Esther Ann, sa ating Secretary Pastor John Rebilisa, Pastor Jeffrey Rebilisa, sa lahat po ng mga Flock for Jesus Ministry, magandang umaga po sa lahat. Na may kapayapaan at habagbiyan ng Diyos ay suma sa atin lahat sa magitan po ng ating Panginoong Kristo. Na mga patid, ito po ay ginawa natin dahil po sinabi ng Apostol Pablo is Philippians chapter 2 verse 12. Pakinggan natin, ito po sinabi ng Biblia. Mga minamahal, kung paano lagi ninyo akong sinusunod noong magkakasama pa tayo, lalo sana kayong maging masunurin kahit ngayong malayo na ako sa inyo. Sikapin ninyong ipamuhay ang kaligtasang tinanggap nyo at gawin nyo ito ng may takot at paggalang sa Diyos. So ito po ang dapat natin gawin, no? Pagsikapan natin na ito pamuhay natin ng kaligtasan tinatanggap natin at gawin natin ito na may takot at paggalang sa Diyos. So yan mga patid ang nais ng Panginoon na sana po yun ang ating ikabubuhay na may paggalang at may pagkatakot sa Diyos. Dahil po ang mga may takot sa Diyos ay nakasulat na po ang pangalan doon sa aklat ng buhay. Kaya kailangan nating matakot at sundin natin. Igalang natin ang Diyos. So tulad ng mga utos ng Diyos na Kanyang ibinigay po sa atin para po na mamuhay po tayo na may kautosan, na may susundin natin na aral ng Diyos. Ito paano na tayo po ay talaga ay magkaroon ng pag-asa, tumo ng kaligtasan. Now, ang mga may takot sa Diyos mga batid ay nakasulat na po ang pangalan noon sa aklat ng buhay, doon sa may takot. Pero kung wala tayong takot sa Diyos, so mapahamak po tayo. Kasi kung may takot tayo sa Diyos, so pinahalagaan po natin ang Kanyang mga salita, ang Kanyang mga pinapangaral sa atin para na isagawa natin, para mapakita po natin ating takot. Kasi kapag may takot tayo sa Diyos, ay naghanap po tayo ng tagapagturo ng Diyos, ang salita ng Diyos, kung anong aral ng Panginoon, isunusunod po natin ito. At dahil may takot po tayo at tayo po ay nakikiisa sa layunin ng Diyos, ay makasulat na po ating pangalan sa aklat ng buhay. Ito po yung sinabi ng kapatid ni Malakias, Kabanata 3, talata 16, pakinggan natin. Pagkatapos, nag-usap-usap ang mga taong may paggalang sa Panginoon. Narinig ng Panginoon ang kanilang pinag-uusapan. Ang kanilang pangalan ay isinulat sa aklat na nasa harapan ng Panginoon para maalala niya silang mga may takot at kumikilala sa Kanya. Ayan mga kapatid, no? So, ang sabi sa Pablo, dahil naging titin sa kaligtasan, dapat may paggalang at may takot sa Diyos. Na pinatunayan ni Malakias na itong mga tao may paggalang, may takot sa Diyos, nakasulat na po ang pangalan doon sa langit. So, ito mga kapatid ang dapat malaman natin kasi marami na maumasa talaga ng kaligtasan. Tandaan po natin, hindi po makapasok sa langit ang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Na maliwanag po, hindi po magkakaiba ang sabi ni Apostol Pablo ni Malakias, isang espiritu lang talaga, na kinakailangan pala natin ang pagkatakot at paggalang sa Panginoon para po makasulat po ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Kasi ang itong naghinti ng kaligtasan ay kailangan natin na may takot at paggalang sa Panginoon. Yun po ang sinasabi mga kapatid na manaklat sa 2:12. Ayon po sa ating pinabasa na sabi sa Pablo, mga pinamahal kong mga sabihin natin na kapamanapalataya, ito po sinabi ng Apostol Pablo sa ating keepers is a Philippians chapter 2 verse 12. Mga minamahal, kung paano lagi ninyo akong sinusunod noong magkakasama pa tayo, lalo sana kayong maging masunurin kahit ngayong malayo na ako sa inyo. Sikapin ninyong ipamuhay ang kaligtasang tinanggap nyo at gawin nyo ito ng may takot at paggalang sa Diyos. Diba? So kung naghindi tayo ng kaligtasan, so kailangan mamuhay po tayo na may paggalang at may takot sa Diyos. Kasi pag ganun doon ang pamuhay natin, ay makasulat na po ating pangalan sa aklat ng buhay. Sabi ni Malakias, Kabanata 3, talata 16. Now, itong kailangan natin na sabi sa Pablo, hindi kayo nasigasig lang kayo, nandyan pa ako, kundi kahit malayo na ako, kailangan pa rin na masigasig kayo. Habang naghintay kayo ng kaligtasan, kailangan natin may paggalang sa Diyos at may pagkatakot. Kasi ito pala ang mga tao na may paggalang sa Diyos at may pagkatakot, ay confirm po ni Malakias, Kabanata 3, talata 16, na makasulat na po ating pangalan sa aklat ng buhay. So mga kapatid, habang araw na dito pa tayo sa libutan ngayon, ito po ay naisang Panginoon talaga ay maging matatag po tayo sa ating pananampalataya.
Dahil sa Panginoon na matuto tayo sa tamang pamuhay at malaman po natin ang katotohanan, kasi pagsikapan ang sabi sa Pablo, pagsikapan natin, mga batid, pagsikapan ninyong ipamuhay ang kaligtasan. Now, ang itong pagsikapan natin pamuhay ang kaligtasan na may takot at paggalang sa Panginoon. So, kung may paggalang tayo sa Panginoon, nirespeto po talaga natin ano ang kanyang mga utos. Kasi ang paggalang, yun po ang pagsunod, no? Ang pagsunod ng salita ng Diyos na ito po ay ating pinapakinggan ngayon hanggang sa mga panahon na ito na ang nais ng Panginoon talaga na magkaisa po tayo sa kanyang kaharian. Na hindi man at maiwasan na tayo tayo magkakamali. So, yun po ang dahilan na ating kamalian ay naging harang po yan ang plano ng Diyos sa buhay natin. Pero minsan kasi, hinatulan po natin ating sarili. So, huwag natin hatulan. Kahit ganito po na minsan nagkakamali po tayo, hindi natin maiwasan talaga habang sa katawan po tayo, naging kaaway natin ating katawan, mga patid. Kasi ang nais ng laman, laban ng espiritu. At ang nais ng espiritu, laban ang laman. No, habang nasa laman tayo, nagkipagbaka tayo. No? Nagkipagbaka tayo sa ating sarili. Ating sariling katawan, naging kaaway po natin ito. Kaya hindi natin maiwasan, mga patid, na talagang minsan po ating kamalian ay naging harang na po yan kasi tayo na po humusga ng sarili natin. Huwag natin humusga ng sarili natin. Tanggapin lang po ang katotohanan at pagsisihan na lang po natin ating makasalanan para mapatawad po tayo. Kasi kung hindi magsisi, tanggapin natin na makasalanan tayo, walang pagsisi, so haharapin pa rin natin yan sa hatol. Pero kung ang pagsisi natin, mga patid, ay kusang loob, galing sa puso, ay tinalikuran na po talaga natin yung masama na ating pamuhay. Kasi pag nagsisi na po tayo, alam na po natin na mali pala ating ginagawa. Pero kapag hindi tayo magsisi, tanggap lang natin ang kasalanan natin ang sisi, kasi ang pagsisi, yun ang pagtalikod. Pero kung tanggap natin makasalanan po tayo, pero hanggang ngayon, ganun pa rin, tinanggap natin makasalanan tayo, walang pagsisi, walang kapatawaran yun. So yan ang mangyari, mga kapatid, na nandisgana na po tayo sa pamuhay sa libutan, minsan po nawala tayong pag-asa, at tayo na po yung umuhay talaga, ayaw po sa atin layunin. Dahil po na yung kamalian natin, yun na po na nakatanim sa ating puso. So tandaan po natin, namatay po ang Panginoon sa itaas ng cross para po na baguhin po ang direksyon ng buhay natin. Sapagat ang mga kay Kristo na po, baguhin na lang na po sila. So kapag tanggapin natin si Kristo, so magitan natin pagsisi, mga batid, so makikita natin ang biyaya ng Diyos, kung gaano kalaki ang biyaya ng Diyos, sapagkat alam na po natin na ang Diyos mapagmahal talaga. Pakinggan natin sa 5:17, dito po sa Sikang Corinthian, mga batid, ganito sinabi ni Apostol Pablo. Hallelujah. Ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong linalang. Wala nang dati niyang pagkatao. So, mga kapatid, binago na po siya. Ganun po. Kapag nagsisi na po tayo, ay tinalikuran po natin ang kasalanan, mabago na talaga ang buhay natin. So, yung kasalanan natin na gawa, ay iyan po yung alalanin ng Panginoon. Ayon po sa verse 19, na ipinagkasundo ng Panginoon ang sanlibutan sa 2 Corinthians chapter 5:19, na ipinagkasundo ng Panginoon sa buong sanlibutan sa pagitan po ni Kristo at hindi po nilalapa ang kanilang kasalanan. So, ganun po ang biyaya ng Diyos. Kapag tanggapin na po natin ang katotohanan ng kasalanan tayo, pagsisihan na po yan. Ibig sabihin mo, kapatid, tinalikuran na po natin. Pero kung tanggapin mo kasalanan po tayo, hindi tayo nagsisi, dadalhin pa rin natin sa hatol yan. Pero ang pagsisi, iba po. Kasi ang pagsisi, pagtalikod na po yan. No? Inamin na po natin sa harapan ng Diyos na makasalanan talaga tayo. Eh ngayon, inamin na po natin yan. Hindi na pwede natin gagawin yan. Kasi inamin na natin na makasalanan tayo. Paano tayo maligtas yan? Hangga sa pag-amin lang, dapat may pagsisi. No? Pagsisi, pagtalikod. Kasi ang pagsisi, pagtalikod, pag-amin, tinanggap natin. Ang pagtalikod, pagsisi, iba po yung pagsisi, iba ang pag-amin. Ang pag-amin, hanggang ngayon, kung inamin mo lang, makasalanan talaga tayo. Pero ang pagsisi, pagtalikod na po yan. No? Yun po ibig sabihin ng Biblia. Ang pagsisi, iba po. Iba ang pag-amin. Inamin lang natin, pero ganun pa rin. Nagpatuloy pa rin tayo sa pagpagkasala. Pero ang pagsisi, pagtalikod na po yan. At ang tinalikod ng kasalanan, ang kapatawaran talaga ay tatanggapin na po natin. Tama si Apostol Pedro sa Acts 2:38. Repent, every one of you baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sin. And you shall receive the gift of the Holy Ghost. So yun na po ang totoo na pagsisi, pagtalikod na po. Ang pag-amin, hanggang ngayon, madali na pong pag-amin. Pero ang tanong, dahil inamin natin na pawalang sala na ba tayo? Hindi po. Ang pagpawalang sala, yun na po ang pagsisi. Pagtalikod. Mapawalang sala po tayo kung matalikuran na po natin. At mapagpabautismo po tayo sa pangalan po ng atin, Panginoong Kristo.
Ganyan po ang kalagayan natin, no, sa ating kapanahon ngayon. Ganyan po mga kapatid, na minsan po ay hindi po tayo nakakaalam ng tama na pamaraan na pamuhay para po na makamta natin ng pagsisi sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, yun po ang pagtalikod, no? Iba po ang pag-amin. Inamin lang natin, pero hanggang ngayon, makasalanan pa rin pumuhay natin. Iba po ang pagsisi, pagtalikod po. Ang pag-amin, hanggang ngayon, ganun pa rin, naugali natin. So, ang pagsisi, pagtalikod na po yan. Eh, mga kapatid, no? So, ang kaibahan talaga, kapag inamin natin ang kasalanan na walang pagsisi, so, nakasulat pa rin yun. Nakasulat pa rin yun sa aklat ng Panginoon doon sa langit. At sa araw ng paghatol, babasahin po yan, mga kapatid. Pero iba ang napatawad na po. Kasi ang napatawad na po ay hinalalahanin pa. Kaya pinagkasundo po ng Panginoon ang sanlibutan, sumita po ng kanyang anak, Hati Pinagkristo, para po na hinalalahanin pa ating kasalanan. Pakinggan natin sa 2 Corinthians in chapter 5 in verse 19. Ganito po ang sinabi ng Biblia, mga kapatid. No? Napakaliwanag po. At ito nga ang aming ibinabalita. Pinapanumbalik ng Diyos ang mga tao sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo. At hindi na ibinibilang na laban sa kanila ang kanilang mga kasalanan. So, yan mga kapatid. Ang kasalanan natin na po ibibilang. At ang mga apostolis, anong kapatutuon nito? Kami ang Kanyang pinagkatiwalaan na magpahayag ng mensaheng ito. So, yan mga kapatid, no? Napakaganda po ng plano ng Diyos. Kaya kahit na po kung natin talaga naging perfect ating sarili, pero alam ng Diyos na sa ating panahon ngayon, panahon na po ito ngayon, no, na tumalikod na tayo. Kasi pagtalikod, yun na po ang pagsisi. Pero ang pag-amin, hanggat sa pag-amin lang po, nakasulat na po yan sa doon sa langit, ang ating magawa ay dadalhin sa hatol yan kasi inaamin nga natin pero natin tinalikuran ang ating masama pumuhay. Pakinggan natin sa pahayag chapter 20, 12 to 13. Ito po ang sinabi ng Biblia, sulat ni Apostol Juan sa pahayag. Yan po mga kapatid ang sinabi naman ng aklat. Kadalawampung kabanata. So, dito sa 12:13, naghang po ha, sandali lang po, naghang kasi ang signal natin. So, ulitin natin. At nakita ko ang mga namatay, taniyag at hindi, na nakatayo sa harap ng trono. Binuksan ang mga aklat, pati na ang aklat na listahan ng mga taong pinigyan ng buhay na walang hanggan. At ang bawat isa sa kanila ay hinatulan ayon sa ginawa nila na nakasulat sa mga aklat na iyon. Kahit sa dagat sila namatay o sa lupa, naglabasan sila mula sa lugar ng mga patay at hinatulan ang lahat ayon sa mga ginawa nila. So yan mga kapatid, kasi madali na po ang kinin. Pasensya lang, sorry lang po. Sorry lang po Panginoon, pasensya lang Panginoon, pasensya lang brother, sister. Inamin natin yon. Pero ginawa pa rin natin. Iba ang pagsisi. Ang pagsisi kasi, pagtalikod, yun na po ang pagsisi. No, ang pag-amin, madali pong aminin, pero nakasulat na po yan sa aklat ng gawa. At sa araw na hatol, babasahin pa rin yun. Pero iba po ang nagsisi, kasi ang nagsisi, tumalikod, pagtalikod po yan mga kapatid. No? Yan po ang pagsisi na may kapatawaran. Na sinabi po ni Apostol Pedro, na siya po ay puspos na espiritu, na sinabihan niya ang mga Israelita, doon po sa araw ng Pentecost na magsisi kayo, no? Ito mga at may kapatawaran ito na pagsisi. Pero ang pag-amin, walang kapatawaran po yung pag-amin. Kasi inamin lang po natin. Pero ang kapatawaran po nasa bautismo kasi maraming umaamin pero nagpapatuloy pa rin sa paggawa po ng kasamaan. Ito mga basta Acts 2:38, pakinggan natin sa Gawa Kabanata 2, talata 38. Tumagot si Pedro sa kanila, magsisi ang bawat isa sa inyong mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Hesukristo at mapapatawad ang inyong mga kasalanan at matatanggap ninyo ang regalo ng Diyos na walang iba kundi ang banal na Espiritu. Ayan po, sumaliwanag na iba ang pagsisi, iba ang pag-amin.
ang pag-amin sa korte, hindi sinabi na umamin ka sa korte, mapapalangsala ka. So, ikulong ka pa rin. Dahil na napatunayan na makasalanan. Pero iba ang pagsisi. Ang pagsisi, mga kapatid, ang pag-iwas. No? Ang pag-iwas na ng kasalanan na pamuhay, makasalanan pamuhay, ang pagtalikod na po. So, ito po ang sinabi naman ng aklat na magsisi at magpabautismo. No, marami ngayon, mga kapatid, ang umangkin pero wala pang pagsisi. Kasi hanggang ngayon, nagpatuloy pa rin sa paggawa po ng kasalanan. So, maraming Kristiyano nga, pastor, na nampalataya pa rin ito kapagturo na minsan po, yung pong dahilan na nasisira po ating samahan, nasisira po ang bansag ng relihiyon dahil po sa ugali ng mga pastor, Kristiyan, pari, tagapagturo, manampalataya. Kasi ganun pa rin, kasi sabihin na manampalataya tayo, Kristiyan tayo, pastor, pari, tagapagturo tayo, pero nandyan pa rin ang ating kasakiman, nandyan pa rin ang kasinungalingan, nandyan pa rin ating pagpuot na ating kapwa, nandyan pa rin ating paninira ng kapwa. So, ganun pa rin, mga kapatid. So, iba ang pagsisi. Kapag nagsisi na po tayo, yun na po ang pagtalikod. Mga kapatid, pagtalikod na po ng masamang pamuhay. Pakinggan natin, mga kapatid, dito sa Gawa 3, Kabanata 19 hanggang po sa 20. Ito po sinabi ng sulat po ng mga apostol. 19 to 20, chapter 3, dito po sa Gawa. Ito sinabi, kaya ngayon, kailangan magsisi na kayo at lumapit sa Diyos para patawarin niya ang inyong mga kasalanan. So, ito po ang pagsisi na paglapit sa Panginoon. So, ano ba? Pag ikaw lumapit sa Panginoon, magsisi ka, mamusabihin na dayain natin ang Panginoon. Mamusabihin na rinuloko natin ang Panginoon. Nagsisi na po tayo, ibig sabihin, pagtalikod na, gawa pa rin tayo ng kasalanan. Hindi po ganyan. Kasi paano mapatawad tayo kung magsisi at lumapit tayo sa Panginoon? Kasi ang paglapit sa Panginoon, alam mo na ang Diyos na ating pinilingkuran makapangyarihan. Siya ang hatol. So huwag mo sabihin na nilukol natin ang Diyos. Nagsisi na po tayo, balik naman tayo sa ugali natin. Hindi po. Pero kahit ganyan naman, hindi naman sinasabi na perfect naman tayo sa ganun na paraan. Pero gusto lang ng Diyos, i-perfect tayo. Turuan naman tayo ng dapat na pamuhay, nararapat po para po na hindi po tayo parusahan talaga sa araw ng paghatol. Now, hindi naman perfect tayo, Pastor, pari tagapagturo, Christian Manampalataya, na perfect na talaga tayo. Hindi po, piniperfect lang tayo ng salita ng Diyos. Kapag ingatan po natin ang salita ng Diyos, maiwasan po natin ang makasalanan pamuhay. Kasi iba po, mga kapatid, iba po ang mga tao na nakakaalam talaga. Nakakaalam po ng salita ng Diyos kaysa wala. Kapag alam na po natin sa tinan ng Diyos, so yun na po mga kapatid. Eh sabi mga kapatid ng Biblia na lapit tayo. No? Kailangan magsisi tayo. Dito sa Gawa, Kabanata 2, Talata 19 hanggang sa 20. Kaya ngayon, kailangan magsisi na kayo at lumapit sa Diyos para patawarin niya ang inyong mga kasalanan at matanggap niyo ang bagong kalakasan mula sa Panginoon. Pagkatapos, ipapadala niya si Jesus, ang Kristo na itinalaga niya noon para sa inyo. Ayan mga kapatid, napakaliwanag po. Magsisi, magsilapit, magsisi. Pero ang pag-amin, madali lang po yan. No? Kahit saan ka, inamin mo nga. Inamin mo lang, pero gawa ka pa rin ng kasalanan. Eh, dagdagan po. Nakasulat po yan palagi. Nakasulat palagi na nakadagdag po yan sa araw ng paghatol. Ay talagang haharapin na po natin yan. So, huwag sana mga kapatid na abutan din ang kamatayan na magpatuloy pa rin tayo sa ating pamuhay po na makasalimutan. Dapat darating ang kamatayan sa atin na karapat-dapat na po tayo. Sapagat ang naging sa Kristo na wala nang hatol na parusa. Dito po sa Romans chapter 8 verse 1 na talagang napatunayan ng Biblia na ang kay Kristo na po wala nang hatol na parusa. Mga kay Kristo po ito mga kapatid. Kaya ngayon, hindi nahahatulan ng kaparusahan ang mga nakay Kristo Jesus. Yan mga kapatid ha, kaya ngayon, hindi na po tayo hatulan ng kaparusahan. So harap man tayo sa hukuman, pero malaya na po tayo. So pagkat dati po, hindi po nakasulat ang ating pangalan sa katambuhay, pero na
tayo nagkaroon ng takot at may paggalang sa Panginoon, nasulat po ang ating pangalan sa Aklat ng Buhay. At dahil dyan, 100% po na makapasok tayo sa kalhatian ating Panginoon. Kasi biblical talaga mga kapatid, dito sulat ni Malakias sa 3:16 na yung mga may paggalang sa Panginoon, may takot sa Panginoon, ay nakasulat na po ang kanilang pangalan. Pagkatapos, nag-usap-usap ang mga taong may paggalang sa Panginoon. Narinig ng Panginoon ang kanilang pinag-uusapan. Ang kanilang pangalan ay isinulat sa aklat na nasa harapan ng Panginoon para maalala niya silang mga may takot at kumikilala sa Kanya. Amen. So, napakaganda po. Kaya, sabi talaga ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 2:12, na habang hindi tayo ng kaligtasan na ito, na pinagsikapan natin ito, dapat magkaroon tayo, mga kapatid, ng takot at paggalang sa Panginoon. Mga minamahal, kung paano lagi ninyo akong sinusunod noong magkakasama pa tayo, lalo sana kayong maging masunurin kahit ngayong malayo na ako sa inyo. Sikapin ninyong ipamuhay ang kaligtasang tinanggap nyo at gawin nyo ito ng may takot at paggalang sa Diyos. No, ito mga kapatid, napakaliwanag po, sikapan, no? Sikapin ninyong ipamuhay ang kaligtasang tinatanggap nyo at gawin ninyo ito na may takot at paggalang sa Panginoon. So kapag nagkaroon tayo ng takot at paggalang sa Panginoon, makasulat talaga ating pangalan sa Aklat ng Buhay at dahil dyan, mga kapatid, makapasok tayo doon sa kaharian ng langit sapagkat sinabi ng Banal na Aklat sa Pahayag chapter 21:27 na makapasok lang doon yung nakasulat ang pangalan sa Aklat ng Buhay. Pero hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos, ang mga gumagawa ng mga bagay na nakakahiya, at ang mga sinungaling. Ang mga makakapasok lang doon ay ang mga taong nakasulat ang pangalan sa aklat ng tupa, na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. Kapatid, ang makapasok lang doon ha, ang nakasulat lang ang pangalan sa aklat ng buhay. Na ito ang pinakamalaga, dapat malaman natin paano makasulat ang ating pangalan sa Aklat ng Buhay para na 100% po, mga kapatid, makapasok tayo doon sa paraiso ng Diyos. Now, ngayon mga kapatid, yan talaga ang sabi ng Apostol Pablo, pagsikapan natin, no, ang kaligtasan na ito, na hindi, sabi ng Apostol Pablo, kahit hindi na lang namalapit ako sa inyo, ay nagsigasig kayo, kahit ako'y malayo na. Kasi nasa langit na po si Apostol Pablo ngayon at nag-iwan lang siya ng mga salita niya na galing po sa Panginoon para na maging matatag po tayo. So kahit na kung malayo na siya, sabi niya, kahit malayo ako, dapat din, lalo na sana kayong maging masunurin kahit na ako'y malayo na. Kasi patay na po siya at nasa langit na po ang kanyang kaluluwa at binagbili na lang po tayo ng salita ng Diyos mga Apostol Pablo na at ito ang mga kapatid na pagsikapan natin. No, pagsikapan natin ang kaligtasan na may takot at paggalang sa Panginoon. So, yun po mga kapatid ang nais ng Banal na Espiritu na matuto po tayo sa bawat araw. Sana po na wag natin hayaan na ito ating napakinggan sa ng Diyos ay hindi mapakinabangan. Dahil po, hindi po ito atin layunin, ito pilihin ng Diyos na ngayon maparating po sa atin ang kanyang salita. Kahit paano, marami tayong matutunan ang mapaghandaan po natin ating pagharap sa hukuman na sana po hindi po tayo itapon sa impyerno. Sana po makapunta tayo sa kanyang paraiso kasapagkat darating po ang panahon na upo po siya sa kanyang trono at pagbukot-buko rin na po ang lahat ng tao sa kanyang harapan na sa kaliwa po niya ang kambing at sa kanan po niya ang mga tupa na ito mga kapatid, ang mga tupa, itong gumawa ng kabutihan, katuwiran sa harapan ng Diyos at sana po tayo din ay magkakaisa. No, sa pag-aasa na ito, sapagkat sinabi niya sa Matthew 25:31-33, pakinggan natin ang sabi ng Panginoon. Pag ako na anak ng tao ay dumating na bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, uupo ako sa aking dakilang trono. Titipunin ko sa aking harapan ang lahat ng lahi sa mundo. Pagbubukod-buko rin ko sila, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at kambing. 33. Ang mga tupa na walang iba kundi ang matutuwid ay ilalagay ko sa aking kanan. At ang mga kambing na walang iba kundi ang masasama ay ilalagay ko sa aking kaliwa. So mga batid, sana po sa pagharap natin sa hukuman ay mapasakanan tayo.
Kasi kung masa kaliwa tayo, impyerno na po yan. So, sino po yung para sa kanan? Ito po ang mga tupa, gumawa ng katuwiran. Yung mga kambing, sa kaliwa, papunta po sa impyerno, yung mga masama. At sa pagkatapos, ang sabi ng Panginoon sa 25-34 sa Mateo, "Katapos bilang hari, ay sasabihin ko sa mga tao sa aking kanan, halikayo kayong mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng mundo." To God be the glory, mga kapatid. Hindi pa ginawa ang salimutan, nakanda na po itong kaharian para po sa atin. Hindi pati sila salimutan sa ating sariling magulang na sila po'y nagmahalan, nagkaisa ng isang bubong at na naging anak tayo. Nagbubunga po ang pamilya na isang bubong. Ito po'y paraan ng tao. Ito po'y paraan ng Diyos. Hindi po paraan ng tao po. Ang lahat ng bagay ay galing po sa paraan ng Diyos. So kayo mga kapatid, palagaan naman natin itong mga panahon na hanggang ngayon na binigyan tayo ng Panginoon pagkataon na sana po ay maging karapat-dapat tayo sa kanyang kaharian. Na hindi pa huli ang lahat mga kapatid, hanggang buhay, may buhay pa tayo, may pag-asa. Kasi yan na ang sinabi po ni sulat po ni Haring Solomon, mga kapatid, dito po sa Ecclesiastes kung mangaral, Kabanata 9, talata 4, na habang buhay pa ang tao, may pag-asa. Ito po ang sabi, mga kapatid, na mananaklat. Habang may buhay ang tao, may pag-asa. May kasabihan nga, mas mabuti pa ang buhay na aso kaysa sa patay na leon. So mga kapatid, habang may buhay pa ang tao, may pag-asa. Mga kapatid, sa panahon po ng Panginoon Kristo, siya po ipako sa cross kasama ng dalawa pang mga kriminal sa kaliwang kanan, mga kapatid. Napatunayan sa Biblia na sa taas ng cross, may isang napahamak, mayroon naliligtas, mga kapatid, dahil po sa cross. Now, ang Panis Kristo, mga kapatid, ipinako siya sa cross, hindi sa kanyang sariling kasalanan. Ito po dahil po sa ating kasalanan na ating ginagawa. Kaya noon pa lang, nakaprogram na po ito na ang anak ng Diyos ay isugo dito sa limutan para siya ipako sa cross para po nailigtas tayo sa limutan na ito. Now, hindi po mga kapatid natin malimutan yan sa John 3:16 na ganun na lang pag-ibig ng Diyos sa atin sa kanyang kagandang loob, isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak upang lahat sumampalatay di mapahamak kundi na magkaroon ng buhay na walang hanggang. Na mga kapatid, habang buhay ang tao may pag-asa. Na isang kriminal, kahit natulan na po siya na bilang isang kriminal sa kamatay sa taas sa cross, tanda po natin ang mensahe ng cross, napakaganda po ang mensahe ng cross, kasi napatunayan talaga na mayroon nakakamit po ng pag-asa po na nakapasok sa paraiso ay isang kriminal kasi bayad na po siya sa kanyang kasalanan na siya po namatay kasama ng Panginoon. At tanda po natin na matay ang Panginoon hindi po sa kanyang kasalanan para po sa ating kasalanan. Meaning to say, buhay ang pag-asa natin na may pupuntahan talaga tayong paraiso dahil sa kamatayan po ng ating Panginoon. So, dadalhin tayo sa harapan ng ating Diyos Ama. Pakinggan natin sa 1 Peter chapter 3, verse 18. Ito po ang sinabi po ni Apostol Pedro tungkol po sa ating Panginoong Iskristo. Napakaganda po ito, mga kapatid, na mensahe ng Diyos para po sa atin. 3:18 dito po sa 1 Peter. Pakinggan natin mga kapatid, ito po sinabi ng Panginoon. Sapagkat si Kristo nga'y pinatay kahit wala siyang nagawang masama, at minsan lang siya namatay para mapatawad ang mga kasalanan natin. Siya na walang kasalanan ay pinatay alang-alang sa atin na mga makasalanan para madala niya tayo sa Diyos. Pinatay siya sa laman, pero binuhay siya sa Espiritu. So maliwanag po mga kapatid, hindi po siya namatay sa kanyang sariling kasalanan sapagkat wala siyang kasalanan. Now, ang mensahe ng cross, bakit nagkaroon ng pag-asa isang kriminal sa Lucas chapter 23 in verse 43 na nangako ang Panginoon ngayon, ikasama kita sa paraiso, na sinabi ng kriminal sa 23:42 diyan po sa Lucas, "Panginoon, alalahanin mo ako kapag naghari ka na." Ang sagot ng Panginoon sa 43, "Ngayon, ikasama kita sa paraiso." So, bakit? Mga kapatid,
Namatay po ang kriminal sa kanyang nagawang kasalanan. Subayan na po siya. Dapat lamang ako ang Panginoon dahil bayan na po ang kriminal sa kanyang kamatay si Tao sa cross. At tanda po natin, namatay ang Panginoon Kristo, siya po ang naging sumpa para po sa atin, para po na mapatawad tayo. Kaya siya na walang kasalanan, siya ay namatay dahil po sa ating kasalanan. Galatians 3:13, pakinggan natin, ito po sinabi po ni Apostol Pablo. Chapter 3, verse 13 sa Galatia. Ito po ang sulat ni Apostol Pablo. Ngunit hindi natin masunod ang lahat ng iniuutos ng kautusan, kaya sinumpa tayo ng Diyos. Pero ngayon, tinubos na tayo ni Kristo sa sumpang ito. Sinumpa siya alang-alang sa atin, dahil sinasabi sa kasulatan, isinumpa ang sinumang binitay sa puno. So mga kapatid, tayo sana ang sinumpa sa harapan ng Diyos. Pero tiniis po ng anak ng Diyos ang kanyang pagpasa ng krus, sinampal, piniringan, dinuraan, nauhaw, sinaksak ang tagliran ng isang sibat at namatay si Tao sa krus dahil po sa atin. So huwag natin kalimutan ang pagtitiis ng Panginoon. Hanggang ngayon, para tayo lang pa rin ang nasusunod, inipon ang Panginoon dahil po na nakalimutan siguro natin kung gaano kahalaga ang kanyang kamatayan sa krus. Pero sa mga sabi ni Apostol Pablo, ito na nga para sa napahamak, ang kaasuyan ng cross, walang kabuluhan. Pero sa atin mga iniligtas, mayroon kaasuyan ang cross. May kabuluhan po ang kaasuyan ng cross. Hindi mabaliwala po mga kapatid. Sa mga tao lang na napahamak, ang kaasuyan ng cross parang walang kabuluhan. Pero tayo na mga iniligtas, may kapangyarihan po mga kapatid ang cross. Pakinggan natin 1:18 sa unang Korinto. Ang mensahe ng pagkamatay ni Kristo sa krus ay kamangmangan para sa mga napapahamak. Ngunit sa mga naliligtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, sisirain ko ang karunungan ng marurunong. So mga kapatid, sa iba daw, sa mga napahamak, wala daw kaasuyan, no? Parang walang kabuluhan ang cross. Pero sa ating mga iniligtas, may kabuluhan ang cross. Kasi kung hindi pa namatay sa cross ang Panginoon Kristo, wala tayong kalayaan. Hindi po tayo mapatawad. Kasi tinubos na po tayo sa kamatayan niya sa cross. Tinubos tayo ni Kristo. Yan mga kapatid, na ibig sabihin, napatawad na tayo ng kanyang dugo. Kaya dahil sa dugo na yan, kahit pati na po siya sinaksak ang takliran ng sibat para lalabas ang tubig at dugo, na ang tubig ang naglarawan ng bautismo at ang dugo ng papatawad na ating kasalanan sa pagitan ng kanyang pangalan. So mga kapatid, ito minsan ng Diyos para po sa atin. Sana po na magkaroon tayo ng takot at may paggalang sa Diyos habang nahintay tayo ng kaligtasan na ihayag po ng Panginoon sa araw ng kanyang pagparito. Na maraming salamat po sa lahat mga viewers natin, listeners dito po sa YouTube channel sa Facebook. Na may kapayapaan habang ng Diyos ay suma sa atin lahat sa magitan na atin Panginoon Kristo. So huwag kalimutan mga kapatid, like, share lang po natin, subscribe, don't forget to push notification bell for update every day in new videos or live streaming to sharing the word of God. Now, sa Facebook natin, like and share lang po natin ang salita ng Diyos para po maparating natin sa mga salimutan, ang biyayin ng Diyos. Tayo lahat mag-isa po ng pag-aasa na ito. Sa araw ng pagparito ng Panginoon, ay hindi po tayo mapahamak, kundi tayo po magkaroon ng buhay na walang hanggang. Maraming salamat ulit sa lahat ng mga viewers. Ito po yung lingkod, Presto Tumaka, Apostolic, Believers of Christ International. Magsabi sa bawat isa, the grace of Jesus Christ be with us. Amen.